Hello, at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Jujutsu Kaisen Zero, the movie, na ipinalabas sa taong 2021. Bago tayo magsimula ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Halina't simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa mataas na paaralan ng Tokyo. Isang 16-anyos na estudyante na nagngangalang Yuta Okoso ang binubuli ng apat na nakatatanda sa araw ng graduation. Siya ay nag-iisa at natatakot, nakiusap si Yuta na tumigil sila, ang isa sa kanila ay lumapit at nagbabanta na papatayin siya, tinawag niya ang pangalan, Rika. Isang nakakatakot na espiritu ang lumabas sa dingding at malubhang nasugatan ang mga nananakot, na pinananatiling ligtas si Yuta. Habang bumubuhos ang ulan sa labas, inulit ni Yuta ang salitang patawad habang umaagos ang dugo ng mga nasugatang estudyante mula sa isang aparador. Sa sumunod na eksena, si Yuta ay kinulong habang si Gojo Satoru ay nakikipag-usap sa Jujutsu Council para sa kapalaran ni Yuta. Ipinapangatuwiran niya na ang batang lalaki ay hindi dapat patayin, dahil ito ay kayang kontrolin ang sumpa. Ang kanyang kapangyarihan ay napakalakas, na kaya nitong baliktarin ang mesa ng tatlong grade 2 sorcerers, pati na rin ang isang grade 1 sorcerer. Kaya naman siya ay inilagay sa pangangalaga ni Gojo. Nagpa siya si Gojo na sasali si Yuta sa Jujutsu High ng Tokyo. Dito nga ay kinausap ni Gojo si Yuta tungkol sa kutsilyong na deform na nakita niya. Sinabi ni Yuta na sinubukan niyang bawian ng buhay ang kanyang sarili, subalit hindi pumayag si Rika. Sinabi ni Gojo kay Yuta na siya ay papasok sa isang bagong paaralan simula ngayon. Tumanggi si Yuta. Sinabi na ayaw na niyang makasakit ng sinuman, kaya hindi na siya lalabas muli. Ipinaliwanag ni Gojo na ang sumpang inilagay kay Yuta ay may kapangyarihang makaligtas ng mga tao depende kung papaano niya ito gamitin, at kailangan ni Yuta matutunan kung papaano niya gagamitin ang kapangyarihan niya. Isang araw, sa unang araw ni Yuta sa pagpasok sa Jujutsu High, dito nga ay ipinakilala ni Gojo sa tatlo nitong estudyante na si Namaki, Panda at Inumaki Toge ang bago nilang kaklase. Sa pagpasok ni Yuta, nabigla ang lahat sa malakas na presensya ng sumpa ni Rika na lumabas sa katawan nito, kung saan sila ay naging alerto at inilabas nila ang kanilang mga sandata. Ipinaliwanag ni Gojo kung paano ang 10,000 misteryosong pagkamatay sa Japan bawat taon ay dahil sa mga sumpa, na ipinakikita ng mga negatibong emosyon ng mga tao. Kabilang din dito ang mga malisyosong kaso na dulot ng mga sumpa na gumagamit. Ang Jujutsu High, kung saan tinuturuan ang mga piling tao na paalisin ang mga sumpa. Mabilis na binalaan ni Gojo ang mga estudyante na umatras dahil napakalakas ng sumpa ni Yuta. Saglit na lumabas si Rika at binalaan sila na huwag siyang ibuli. Sa nakaraan ni Yuta, ipinakita ang isang 10 taong gulang na si Yuta kasama ang kanyang nakakabatang kaibigan na si Rika Orimoto sa Sendai City para sa kaarawan ni Yuta. Ibinigay sa kanya ni Rika ang singsing, at sinabi niya sa kanya na engagement ring iyon para sa paglaki nila ay makapagpakasal na sila. Ang kanilang pinanabik ay panandalian dahil si Rika ay nabangga ng isang sasakyan at napatay noong araw ding iyon. Habang si Yuta ay nakatingin at takot na takot, biglang napansin ni Yuta ang sumpa at siya ay hinawakan ni Rika sa kanyang mga binti, na nangangakong papakasalan siya paglaki nila. Sa kasalukuyan, ipinakilala ni Gojo kay Yuta ang makakasama niya, pagkatapos ay sinabi ni Gojo na magkakaroon ng isang trabaho, pinagpares sina Yuta at Maki. Pinangunahan ni Gojo ang dalawa sa isang paaralan ng elementarya kung saan nawawala ang dalawang bata, na kinuha ng isang sumpa. Ipinaliwanag ni Maki kay Yuta na ang mga paaralan at ospital ay may posibilidad na magkaroon ng maraming negatibong emosyon na nauugnay sa kanila, na ginagawang isang sisidlan ng mga sumpa. Ipinagpatuloy ni Gojo ang kanilang atas, ito ay ang kunin ang mga bata, buhay man o patay. Pagkatapos ay isinagawa ni Gojo ang isang belo o harang upang tulungan silang mahanap ang sumpa, ito ay nagpapanatili na hindi masaksihan ng mga tao ang kanilang ginagawa sa loob ng harang. Isinara ni Gojo ang belo at pinayuhan sila na subukang huwag mamatay, hindi nagtagal lumabas ang tatlong sumpa at ito ay nilabanan ni Maki. Habang inalis ni Maki ang mga sumpa ng walang kahirap-hirap, sinabi niya kay Yuta na ang mahihinang sumpa ay may posibilidad na magsama-sama, katulad ng mga mahihinang tao. Si Yuta ay namangha sa kanyang mga kakayahan at kung gaano kadali para sa kanya nagapiin ang mga sumpa. Sa loob ng busali ng paaralan, hiningi ni Maki ang ID ni Yuta na sa palagay niya ito ay nasa mababang grade sorcerer lamang,
Subalit nagulat si Maki nang makita niya na si Yuta ay isang special grade kung saan ay mas mataas pa sa grade 1 sorcerer. Ngunit nagpakita sa kanila ang isang dambuhalang sumpa na agad silang inatake. Sila ay nahulog sa bunganga nito at ang sandata ni Maki ay nabitawan niya. Dito nga ay nasa loob na sila ng tiyan ng sumpa, nagalit si Maki dahil inakala niya na paprotektahan sila ng sumpa ni Yuta. Maya-maya nagpakita sa kanila ang dalawang bata na nawawala at sila ay naapektuhan na ng sumpa. Ang isang bata ay humihingi na ng tulong dahil mamamatay na ang kanyang kasama. Dahil walang epekto kay Yuta ang pananatili sa loob ng tiyan ng sumpa, si Maki ay unti-unti nang nanghihina. Ang natamong sugat ni Maki ay naapektuhan na ng sumpa. Ang bata ay muling nakikiusap na humihingi ng tulong kay Yuta na iligtas sila. Sinuot ni Yuta ang sing-sing at tinawag niya si Rika at sinabi na hihiramin niya ang kapangyarihan nito. Ilang sandali lang lumabas sa katawan ng sumpa si Rika. Winasak niyo ang sumpa at madali lang ni Rika pinatay ito. Habang papaalis si Yuta, daladala ang katawan ni Maki at ng dalawang bata. Sa labas ng paaralan ay binati sila ni Gojo sa natapos nilang trabaho. Sa pinangyarihan sa paaralan, isang misteryosong lalaki ang dumating doon at napulot ang ID ni Yuta. Sa ospital, sinabi ni Yuta na sa palagay niya hindi siya sinumpa ni Rika. Sinabi ni Gojo na walang sumpa ang babaluktot sa pag-ibig. Nangako si Yuta na habang siya ay nasa Jujutsu High, aalisin niya ang sumpa kay Rika. Isang araw, binigyan ni Gojo si Yuta ng isang katana. Sinabi ni Gojo ang mga sumpa ay pinakamatatag kapag sila ay nagtataglay ng isang bagay. Ito ay maaring gamitin ni Yuta upang makonekta ang sing-sing sa katana at makahiram ng kaunting sumpa mula kay Rika. At sa huli makokontrol na niya ito, at parehas na si Yuta at Rika makakalayo sa sumpa. Ngunit kailangan pa ni Yuta mag-aral kung papaano gamitin ang katana. Dito nga ay tinuturuan siya ni Maki makipaglaban gamit ang katana gawa sa kawayan. Sila ay naglaban at nagpakitang gilas si Yuta, subalit palagi siyang tinatalo ni Maki. Napapansin naman nila Panda, Inumaki at Gojo ang pagiging mahusay nito sa mixing panahon at sa pagiging positibo ni Yuta. Kinausap ni Gojo sina Inumaki at Yuta para sa kanilang magiging misyon, at si Yuta ang magiging support ni Inumaki. Dahil sa sumpa ni Inumaki sa kanyang pananalita, kaya niyang gawin ang isang misyon ng mag-isa. Bago sila pumunta sa lokasyon ng misyon, binalaan ni Gojo si Yuta tungkol sa sumpa niya na dapat ay hindi nito muli mailabas si Rika katulad ng ginawa sa paaralan, kundi mamamatay silang dalawa. Nang makarating na sila sa shopping mall, kung saan pinaghihinalaan na mayroong naninirahan na mga mababang mga sumpa. Bago magsimula ang kanilang misyon, bumili si Inumaki ng gamot sa lalamunan. Dito nga ay ikinulong sila ng harang. Hindi nagtagal lumabas ang isang mababang uri ng sumpa at sila ay nagtipon. Isang salita ang binitawan ni Inumaki na nagpasabog sa mga sumpa, na mangha si Yuta na ganun pala kalakas ang sumpa ni Inumaki, ngunit sa ginawa nito na maos ang boses niya. Ilang sandali lang ang lumipas, nagpakita ang isang malakas na uri ng sumpa, itinaas nito ang kamay niya at isang liwanag ng pag-atake ang tumama sa kanila na agad din nila naiwasan. Nagsalita muli si Inumaki na ikinasira ng kamay ng sumpa, subalit na apektuhan ang kanyang lalamunan. Binuhat siya ni Yuta upang magtago, ngunit naiwan nila ang gamot ni Inumaki. Napagpas siya ni Inumaki na siya na lamang ang makikipaglaban, subalit hindi pumayag si Yuta at sinabi na sila ang haharap sa sumpa. Inilagay ni Yuta ang sumpa ni Rika sa kanyang katana, pagkatapos ay inatake siya ng sumpa na naiiwasan naman ni Yuta. Hanggang sa isang atake ang pinakawalan ni Yuta na ikinasugat ng sumpa, subalit inatake siya nito at bahagya niyang naiwasan ang atake kung saan nagtamo siya ng pinsala. Nakuha naman ni Yuta ang gamot at agad niya itong inihagis kay Inumaki. Nang makuha ni Inumaki ang gamot at mainom niya ito, isang salita ang binigkas niya na ikinawasak ng sumpa, at ito ay kanilang tinalo. Dito nga ay humingi ng tawad ang lalaki kay Gojo dahil sa hindi nito nalaman na may darating na malakas na sumpa. Sinabi ni Gojo na hindi niya ito kasalanan, at alam na niya kung sino ang may kagagawan. Siya ay si Geto Suguro. Ikinwento ni Gojo ang tungkol kay Geto, na isang special grade sorcerer, kung saan ito ay pinalaya sa Jujutsu High dahil sa ginawa nitong sumpa sa 100 normal na tao hanggang sa mamatay. Siya ang pinakamasamang sorcerer. Si Geto ay tinipon ng kasamahan niyang sorcerer para sa kanilang planong gumawa ng mundo para sa kanila. Sa araw ding iyon, sila Geto ay nagpunta sa Jujutsu High. Nagulat sila nang mabilis itong makalapit kay Yuta nang hindi nila namamalayan. Sinabi ni Geto kay Yuta na napakalakas ng kapangyarihan nito,
At ito ang makakatulong sa kanila upang bumuo ng panibagong mundo para sa mga sorcerer. Hinikayat niya si Yuta na sumali at tulungan sila sa kanilang adhikain na patayin ang lahat ng hindi sorcerer, at gumawa ng mundo ng Jujutsu Sorcerers. Pinutol ni Gojo ang usapan ng dalawa, at sinabi na tigilan nito ang pagtuturo ng kabaliwan na paniniwala nito sa mga estudyante. Dumating din ang iba pang mga namamahala sa Jujutsu High. Ininsulto nito ang clan na kinabibilangan ni Maki at sinabi niya na hindi niya kailangan ang tulad niya na mahihina sa mundong lilikhain niya. Nagalit si Yuta at sinabi na hindi siya tutulong sa mga nang iinsulto sa mga kaibigan niya. Sinabi ni Geto na naroon siya upang ipaalam ang pagdedeklara niya ng gera sa Desyembre 24 sa paglubog ng araw, at magpapakawala ng libo-libong sumpa sa iba't ibang parte ng Japan. Dito nga ay ipinaalam ni Geto ang plano kung papaano sila mananalo, ito ay kailangan mapatay ni Geto si Yuta at kunin ito ang sumpa ni Rika. Si Geto ay nagpunta sa Jujutsu High, pinatay niya ang lahat ng bantay doon upang makuha ang kapangyarihan ni Yuta, habang ang mga Jujutsu Sorcerers ay nakaabang na sa mga lokasyon sa magaganap na gera. Nilagyan ni Geto ng harang ang Jujutsu High na agad na naramdaman ni Yuta at Maki. Si Gojo ay napapaisip kung bakit wala si Geto sa magaganap na gera. Isang impormasyon ang ibinalita ng lalaki kay Gojo na napagtanto niya na si Geto ay nagpunta sa Jujutsu High. Dito nga ay gumawa siya ng tarangkahan para ipadala si Inumaki at Panda sa Jujutsu High, at sinabi ni Gojo na protektahan nila si Yuta at Maki kapalit ng buhay nila. Si Maki ay nagtamo ng pinsala kung saan siya nawala ng malay, ilang sandali lang ay dumating si Panda at nilabanan niya si Geto. Nang makita niya si Maki ay nagpalitan niyo siya sa pinakamalakas niyang sumpa at inatake niya si Geto na madali lang naiiwasan ito. Ginamit ni Geto ang sandata ni Maki kung saan tinamaan si Panda sa katawan na nagpabalik sa ordinaryo nitong itsura, subalit isang salita ng pag-atake ni Inumaki ang nagpaluhod kay Geto, subalit hindi pa tapos ang laban, si Geto ay muling bumangon at mabilis silang pinabagsak. Si Yuta ay nakita ang mga kaibigan niyang walang mga malay at sugatan, galit na pinalabas ni Yuta si Rika, at sinabi na papatayin niya si Geto. Binura niya ang mga inilabas ni Geto na sumpa pagkatapos ay agad niyang kinuha ang mga kaibigan niya, ginamit niya ang kapangyarihan upang pagalingin ang mga ito, muling hinarap ni Yuta si Geto, at siya ay nagpakawala ng maraming sumpa na aatake kay Yuta, ginamit ni Yuta ang kakayahan ni Inumaki na bumura sa mga sumpa na ikinagulat ni Geto, na hindi niya inakala na kaya ni Yuta gamitin ang sumpa mula sa klan ng Inumaki sa mixing panahon. Sa syudad, hinarap ni Gojo ang isang lalaking sorcerer na may sandata, sa kanilang paglalaban hindi man lang si Gojo nahirapang gulpihin ang kalaban niya, at siya ay hindi man lang pinagpawisan, ang lalaki ay nagtago dahil sa masyadong malakas si Gojo para sa kanya. Sa Jujutsu High, inilabas ni Geto ang kanyang sandata hudyat ng pagseseryoso niya, agad na umatake si Yuta at dito na nagsimula ang kanilang labanan. Ang kanilang laban ay napakatindi at sila ay nagpamalas ng kanilang kakayahan sa paggamit ng sandata. Muling umatake si Yuta, at nagulat si Geto nang gamitin ni Yuta ang Black Flash kung saan hindi pa ito na ituturo sa kanya, si Geto ay tumalsik at hindi makapaniwala na napakalakas ng sumpa ni Rika. Ipinakita ni Geto ang kanyang sumpa kung saan inipon niya ang libo-libong sumpa sa isang pag-atake niya na tinatawag niyang Maelstrom. Dito nga ay nagpapatuloy pa rin sa syudad ang pakikipaglaban ng mga sorcerers sa mga sumpa. Inalay ni Yuta ang kanyang sarili upang mapalabas ang buong kapangyarihan ni Rika. Sila ay parehas nagpakawala ng isang malakas na huling pag-atake kung saan nagdulot ito ng pagkasira ng Jujutsu High. Si Geto ay nawala ng isang braso sa pakikipaglaban kay Yuta, nakita siya ni Gojo at ibinalik niya ang ID ni Yuta. Nagising si Yuta at nakita niya na ayos na ang pakiramdam ng mga kaibigan niya, sila ay nagpasalamat sa pagliligtas niya. Maya-maya ay naglaho ang sumpa at muling nakita ni Yuta si Rika sa totoo nitong itsura, dumating si Gojo at sinabi na nagawa ni Yuta ang pagsira sa sumpa, at tama si Yuta na hindi si Rika ang naglagay ng sumpa sa kanya, kundi si Yuta ang naglagay ng sumpa kay Rika. Humingi ng tawad si Yuta kay Rika sa paglagay nito ng sumpa at kasalanan niya ang lahat. Niyakap siya ni Rika at nagpasalamat ito sa kanya sa pananatili nito sa kanyang tabi sa loob ng 6 na taon. Hindi kalaunan, si Rika ay nagpaalam na kay Yuta. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video.